Hello everyone! Welcome back to my channel! Kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe! For today's video, isi-share ko po sa inyo yung isa sa paborito kong pagkain. Ilonggo dish po ito. At tinatawag po namin itong ginisang talong na may itlog. Iba po siya sa tortang talong kasi ginisa po siya, hindi po siya torta. Oh, di ba? Okay ba? So, i-share ko lang po sa inyo kasi ito yung ulam ko ngayon at gusto ko lang i-share. Kasi ang alam ko, sa ibang lugar, wala po silang ginisang talong, like sa Pangasinan. I think sa Batangas, parang hindi ko din sure kung magluluto sila ng ganito. Pero, gusto ko lang pong i-share para baka gusto nyo ding subukang lutuin. So, stay tuned po! Para po sa reseping ito, kailangan po natin ng talong, of course. Ilalaga po natin yung talong later at imamash para madaling igisa. Tapos, kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis, at yung itlog. Tapos, magic sarap. Kung hindi po kayo gumagamit ng magic sarap, pwede ding huwag nyong ilagay. Tapos, kailangan din natin ng asin. Tapos, yung paminta. Pepper. Of course, kailangan din po natin ng mantika. So, yan lang po yung kakailanganin natin at simula na po tayo sa pagluto. Yung una ko pong gagawin ay ilalaga ko muna yung talong at imamash ko siya pagkatapos. So, habang nilalaga ko po yung talong, binati ko na yung itlog at nilagyan ko ng asin at yung paminta para ready na siya mamaya. Yan, malambot na po yung talong. So, tatanggalin na natin siya at imamash. So, ito na nga po yung talong natin. Imamash po natin. I-cut lang natin ganyan. At imamash. I-check nyo na din po kung may uod. Kasi sa Pinas, di ba, yung mga talong, may mga uod. Dito kasi, yung mga talong, wala naman uod. Tapos, lagyan ko po siya ng asin. Hindi ko mahanap yung maliit na lagayan namin ng asin at paminta. Ito na lang kasi baka mabuhos ko lahat. Tapos, i-mix na siya. Para may lasa na siya. Kunti na lang yung i-adjust nyo later pag igisa. So, ganyan lang. So, ngayon magigisa na tayo. So, mainit na po yung kawali at may mantika na po siya. Kaya magisa na po tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Ngayon, pwede natin ilagay yung kamatis. So, yan po. Malambot na yung kamatis, kaya pwede natin ilagay yung talong.
Tapos, pakukuluan po natin para matanggal-tanggal yung tubig para matuyo siya. At pwede na rin tayong maglagay ng asin. Adjust nyo po yung asin. Alin yung tama sa panlasa nyo. Kasi may kanya-kanya naman tayo preference sa pag-asin ng pagkain. At magic sarap. Again, yung magic sarap po, kung hindi kayo gumagamit, okay lang po. Pwede na yung asin at paminta. So, sa inyo na po yun. Ngayon, patutuyuin lang po natin itong talong. Kasi nga nilaga natin, diba? Basa talaga siya. So, patuyuin natin bago ilagay yung itlog. Haluin nyo din po kasi baka masunog. Yung pan ko kasi non-stick siya, kaya hindi siya masusunog. Pero yung, kung yung kawali nyo is stainless, o yung tulad sa Pinas na kawali, gisa-gisahin nyo kasi nag-i-stick na siya dito, pero hindi siya nasusunog dito. Kung regular yung kawali nyo, masusunog siya. So, medyo ding bantayan. Ayan, tuyo na po siya. So, pwede na natin ilagay yung itlog. Yung sa itlog po, depende sa inyo kung ilan yung gagamitin nyo. Nasa inyo kung ilan yung gusto nyo. Pwede nyo namang dagdagan kung gusto nyo. So, nasa sa inyo kung gano'ng yung gagamitin yung itlog. So, ganyan lang. Ayan lang yung itlog na maluto muna dyan. Gusto ko kasi pag magluto ako, gusto ko yung itlog. Yung parang lutong-luto. Ayoko nang hindi siya luto. So, parang palulutuin muna natin na ayos yung itlog. Mas matagal. Mas gusto ko ngayong nagba-brown-brown yung itlog. Kasi mas nasasarapan ako pag ganun. So, pwede na natin siyang i-mix. Haluin lang po. Halo-halo. Isa-gisa lang. Kaya nga, yung tawag is binisang talong kasi isahin mo lang siya. Isa-isahin lang hanggang maluto at matuyo yung itlog. So, ayan na po. Tuyo na siya. Kaya luto na po itong binisang talong natin na may itlog. Ready na siya. So, ito na po yung binisang talong natin na may itlog. Masarap po siyang kainin na partner ang tuyo or pritong isda at mapapadami ka talaga ng kain. So, that's all for today. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Bye!